Magandang araw, halina at ipagpatuloy natin ang ating aralin sa signaturang MAS, ikapitong linggo sa inyong module, ikaapat na markahan. Ako si Teacher Lala, gagabayan kayo sa inyong aralin na tungkol sa pagbibigay ng bilang at paglutas ng sundiranin kaugnay ng pagkuha ng area gamit ang square tile units. Sa nakalipas na taon ay natutuhan mo na ang pagtantya ng sukat na may kinalaman sa haba, lawak at kabuuang sukat ng isang bagay. Sa araling ito ay matututuhan mo ang pagbibigay ng bilang ng area gamit ang square tile units. Narito ang halimbawa. Tignan kung paano inilarawan ang pagkuha ng lawak at haba ng isang bagay. Pag-aralan ang grid. Ang itim na hugis pari haba ay binubuo ng 8 square tile units. Ang gray na hugis pari sukat ay binubuo ng 16 square tile units. Ang puting hugis pari haba ay binubuo ng 24 square tile units. Ang kabuuang sukat o area ng hugis ay 48 square tile units. Para sa inyong gawain, gumuhit ng square units upang maipakita ang area sa bawat hugis. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa isa pa ninyong gawain, tignan at suriin ang board puzzle na nasa ibaba. Alamin ang laki ng board puzzles sa pamamagitan ng pagdurugtong sa mga tuldok. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Para sa isa pa ninyong gawain, gamit ang grid, iguhit ang hugis na inilalarawan sa bawat bilang na nasa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa isa pa ninyong gawain, suriing mabuti ang ilustrasyon ng isang kabuuang lupain. Ang lupain ay hinati sa apat at minarkahan ng A, B, C at D. Gamit ang maliit na square sa ibaba, sagutin ang mga tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Dito nagtatapos ang ating aralin sa ikapitong linggo sa inyong module. Hanggang sa muli nating aralin.